Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po ulit sa ating daily devotion. So today, before po ako mag-start, may announcement po tayo na magiging mas exciting po ang morning natin dahil sa October, magsa-start po tayo sa 40 days na devotional using the Rick Warren na book authored by Sir Rick Warren na Purpose-Driven Life. Ayan, ina-announce ko na po. Kaya po, kung na-bless po kayo sa everyday namin na devotion, na iba-iba ang topic namin, this October, 40 days devotion po yon na may tutumbukin tayo at sasagutin ang, ano nga ba, ang purpose natin sa buhay. Yan. So, before we start po sa devotion natin, pray lang po tayo saglit. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami ngayon pa lang. Guide niyo po sa amin, sa mga salita ninyo. Kayo lang po, naniniwala kami Lord na kayo po ang nag-guide sa amin. At alam po namin Panginoon na gustong-gusto niyo po kami na i-bless at bigyan ng instruction sa araw-araw. Kaya ngayon, Lord, salamat sa mensahe niyo. In Jesus' name, amen. Alam niyo po ba ang mensahe ng Panginoon sa ating lahat sa araw na to, kapamilya, ay from day to day, sa araw-araw. Ano nga ba ang dapat nating ginagawa? Alam ko naman po na hindi nawawala, sabi nga kahapon, hindi nawawala ang trials and pain ng buhay sa atin. Pero sabi nga ng ano natin doon, hindi yun ang sisira ng vision natin as a Christian. Hindi yun ang sisira sa purpose natin bilang anak ng Diyos. Kailangan meron tayong vision at alam natin yung ating mission. So today, sabi po naman ng Panginoon, dahil alam niya nga na ganun po yung mga pinagdadaanan ng lahat ng mananampalataya. Ang sabi po niya, ito po ang instruction ni Lord, Psalm 96. Sabi niya, sing unto the Lord, bless His name. 96 verse to pa. Shew forth His salvation from day to day. Nakakatawa po. Kasi nga, sa dami po ng mga hinaharap natin problema, nakakakanta pa po ba tayo sa Panginoon? Nakakalambing pa po ba tayo sa Kanya? Naipagmamalakit pa po ba natin sa buhay natin kahit na may trials tayo? Naipagmamalakit pa po ba natin ang Panginoon? Sabi po niya dito na katulad po ni King David, isa po siya sa mga character sa Bible na pagpupulutan natin ng aral na napakarabi po niyang pinagdaanan sa balat ng lupa hanggang sa yung maliitin siya, yung patay, gusto siyang patayin, hinahabol siya, na para siyang nagkunwa-kunwarian siyang baliw para lang mailigtas yung sarili niya dahil wala na siyang kasama. Nagtago sa kung ano-anong kuweba, nabit-bit niya pa rin yung responsibilidad. Nakasama ang mga warriors niya at tinayuan niya pa rin kung ano ang tama bilang isang leader. Na nagkamali at pagkatapos, bumalik sa Panginoon. Ito po yung sabi ni King David sa kanyang mga salita. Sabi niya, one thing have I desired of the Lord that I will seek after. Yun daw po yung parati niyang isisik, hahanapin niya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Parang po yung sinabi ito ni King David. Alam niya po na lahat po ng paghihirap niya dito sa mundo, mababaliwala lahat yan dahil yun yung vini-visualize niya, yun yung sinisik niya. Yun yung nilolong niya, dinidesire niya sa buhay niya, that I may dwell in the house of the Lord forever. Napakagandang vision po ng isang mananampalataya. At alam niyo po,
pag yun po talaga yung final vision natin sa ating mundo, ay sa ating mundo, sa ating pag-iisip, sa ating buong pagkatao, yan po makikita natin na tatawanan na lang po natin ang kahit na anong ibabato sa atin ng mundo, na mas magiging madali sa atin na lampasan ang lahat ng kahit anong challenges sa buhay. Kayo po, ano po bang pinagdadaanan nyo ngayon? Pakatatandaan po ninyo na ang lahat ng pangako ng Diyos, tinutupad niya. At kung ito po yung vision ni King David, ay maging vision nyo din. Sigurado pong liliit ang kahit anong problema sa ating buhay. At ipagkakatiwala na natin at mag-focus lang tayo kay God and God alone. Kaya nga po, from day to day, sa araw-araw, at dahil po doon, makakangiti ka, makakakanta ka sa Panginoon, at pagkatapos, maipagmamalakay po natin siya kahit na anong hirap, anong challenge na at trials na hinaharap natin, sa araw-araw, maipagmamalaki pa rin natin ang Panginoon yung galing ni Lord na kahit na ganun na ang nangyari, thank you Lord kasi may good things kang nakita doon sa mga pangit na bagay na nangyayari sa sitwasyon mo, kapamilya. Kaya nga po sabi niya, sa katulad po ng sinabi ni Apostle Paul, sabi niya, let us not be weary in doing good. Kaya nga po, kahapon din, yun po yung sinabi. Kaya huwag kang i-stop. Continuous na gumawa ka ng mabuti. Continuous na magpaka-Kristiyano ka, magpakatatag ka, mapakita mo na anak ka ng Diyos. Kasi, for in due season, we shall reap if we faint not. So, ibig sabihin, huwag po tayong susuko. Dahil sigurado po, meron tayong aanihin. Talagang wala. Sabi niya, no pain, no gain. Sabi nga po, di ba? You will reap what you sow. Alam ni Lord lahat ng nangyayari. Kaya, kung ano tinatanim mo, yun din yung aanihin mo. Kaya nga po, the Bible is so consistent. Kahit man po sa malahat ng ginagawa natin sa mundo, yun pa rin yun eh. At lalo na po yung tinatanim natin na salita ng Diyos sa ating mga kapwa, sa ating kapamilya. Kaya nga po sabi niya, faint not. Huwag ka susuko, kapamilya. So yan, sabi nga po, the evil ones uses these challenges and trials para ano? Para maging ano ka na, lumalugmok ka na sa buhay. Pero huwag po tayong papadaig sa kalaban, mga kapamilya. Tandaan po natin na we are already victorious because of Jesus Christ. Kaya po pagka ano, okay lang umiyak, okay lang na medyo tumulala ka ng konti, maglambing kay Lord, pero yung bibigay ka, wala po sa bukabularyo ng mga mananampalatayon. Yung mga nagtitiwala sa Panginoon, wala po sa bukabularyo natin yun. We are victorious. Kaya po tandaan nyo po yan. Once you are in Christ, you have the victory. You have the power to overcome the world because He is with you and He is in you. Kaya po yun parati ang sinasabi ko sa sarili ko eh. Pagka po ano, iiyak ako, pero maglalambing ako, Lord, pero tatayo ka uli. Ganun po talaga ang buhay eh. Sabi nga po sa Bible, di ba, pagka ikaw, anak ng Diyos, mahulog ka man ng 7 beses, tatayo ka ng 7 beses. Pero nga po, sabi niya, may we live for God day by day and be ready, kapamilya, when He calls us. Sabi nga po sa church, sabi nga, yes to Jesus. Hindi lang po yung when He call us na gawin yung mga bagay-bagay to do what is right. Dahil nga sabi niya, we are predestined to do good. Biruin nyo yun,
papalabas pa lang tayo ng mundo, dinestine na tayo ni Lord na ang destination natin, gumawa ng mabuti. Oh. Eh, kaya nga sabi niya may be ready when He calls. And syempre, hindi lang po yung calling na to serve Him, but when the day that He will come. Kaya po, sabi nga, ang mga Kristiyano, matapang na tao, hindi tumatakbo. Yan. Talagang diretso lang po sa journey ng buhay, kapamilya. So, ayan po. Ang ganda po nung sa Psalm 57 verse 7, paalala lang po. Paano ka tatakbo ng diretso lang at hindi ka mag-faint? Sabihin ko rin ito sa sarili ko. Sabi niya, my heart is fixed. Oh God, my heart is fixed. I will sing and give praise to you. Tawa lang, kapamilya. Kaya natin to. Hanggang sa pagdating ng Panginoon. So, ayan lang po. Sana po, na-encourage ko po kayo. Hindi po buong buo yung ano, pero yung G's po at the most important things nandyan na po sa word na word ni Lord sa at mensahe niya sa atin sa araw na to. So, maraming salamat po at nawa si Lord na pong mag-bless sa inyo. Faint not, kapamilya. Pray na po tayo. Lord, ang ganda naman po ng encouragement ninyo sa amin. Siguro, Lord, hindi lang ako. Sabi nga, do not be surprised dahil lahat po kami, alam nyo, may pagdadaan ng mahirap. We are part of the journey, part po yun ng journey namin na bilang Kristiyano, meron po kami sarili-sariling cross na dapat buhatin. Pero Lord, ngayon pa lang, nagtitingyo na po kami. Kasi naniniwala kami na hindi po kami susuko dahil hawak-hawak niyo kami at hindi niyo po kami bibitawan. Lord, sa lahat po ng nakikinig ngayon na nahihirapan, sa lahat ng nakikinig na may pinagdadaanan sa buhay, may problema, may trials, Lord, may we always remember that as we say yes to you, Lord God, alam po namin na we will have our own crosses to carry, but we will always remember, Lord, who we are, and we are your children. We are overcomers, Lord God. Maraming salamat po. Help us to focus our eyes on you alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po!